So, magandang umaga o magandang gabi sa lahat ng mga kakosa ko dyan, ano? Bakit kakosa daw? Kasi wala eh, nakulong tayo lahat dito sa quarantine eh. Kala namin tapos na kami yung taga Mindanao pero nag-extend pa lang hanggang 30. So, yung video na to, para to kay na Emilito Simal, si Mila, tsaka kay Randy Quinto, tsaka kay Mabs PH. Kasi sila yung nagtanong kung paano yung pag-aalaga ng isda. So, sana ito, masagot ko yung mga tanong nyo rin. At sana may paliwanag ko ng mabuti. So, pasensya na. Bisaya lang tayo kaya hirap tayo sa Tagalog. Pero, pipilitin nating maintindihan nyo. So, hello, no? Sa lahat ng nag-subscribe nung yung video natin. Ngayon, itong video na to is para lang kina Randy Quinto tsaka Emilito Samila tsaka yung si Mabs, kasi sila yung nagtanong kung kasi napanood nila ata yung video na to, kasi kadalasan naman sa solar yung video na ginagawa ko lagi, pero sila yung nagtanong kung paano may gusto silang malaman din tungkol dito sa tilapyahan nga rito sa backyard, no? Yung sa likuran ng bahay lang. Ganito kaliit lang. Pero sobrang dami nito. Ngayon, ang pag-uusapan natin dito yung water management, yung ano yung gamit nito, yung filter. Kasi gusto rin nilang malaman kung paano yung filter. Tapos yung pagpapakain ng isda. So, pagpasensyahan nyo na yung Tagalog natin. Mahirap, ha? Kasi, Bisaya lang tayo. So, pagpasensyahan nyo na. Una kasi, ang pag andyan na yung isda nyo, ang una kasing problema nito is yung pag-build up ng ammonia sa tubig. So, yung ammonia, ibig sabihin, yun yung dumi ng isda natin. Yung dumi nila, yung lumalabas na carbon dioxide sa, ba yung tawag nito? Yung sa kanilang gills, sa Tagalog yun, asang, yan. Tapos, ihi ng isda, imihi ba yung isda? Yun. Lahat ng yun, yung dumi ng nilalabas ng isda na yon is magiging ammonia yon na humahalo sa tubig. Yun yung problema. Ngayon, pag yung ammonia kasi pag dumami na yun sa tubig, yun yung magiging poison o lason, yung magiging lason sa isda natin. Susunod yung hasang nila, kaya namamatay. So, kailangan natin yun yung ating filter. Yung filter kasi, hindi lang yan ibig sabihin na filter na tawag nito masasala yung dumi. So isa meron din ganun, isa rin yun sa pakinabang nitong filter na to. Pero katunayan yan, ang filter na yan is meron yang mga net sa loob. Yung net sa loob noon, yun yung tumitira yung bacteria na kumakain doon sa ammonia. So parang mahirap, ano? Kasi yung ammonia na ito, kung kumbaga yung tubig na to, nagkaroon ng ammonia, may bacteria nun na nagkukonsumo, kumakain dun sa ammonia na yun, para yung tubig na lumalabas dito is hindi na ganun ka-toxic para sa isda natin, ano? So yung bacteria na yun, kung mapapansin nyo yung sa gilid ng tanke nyo, yung sa mga aquarium nyo, kung meron kayong aquarium, no? Yung sa mga gilid yan, mapansin nyo, madulas. Yan yung bacteria. Yan yung andyan dyan sila sa lahat ng surface dun sa aquarium nyo, meron yung bacteria, yung mga madulas na yan. So lalo na dito yan. Sa loob ng mamaya papakita natin, no, detalyado yung kasi lilinisin natin 'to, makikita niyo rin sa loob. Yung loob niyan kasi may mga net diyan. Ang sa mga aquarium naman, ang nilalagay nila doon is yung mga labarak, tsaka yung tawag nito, yung mga
media, yung media na tinitirhan ng bakterya. So pag binili na natin yun, nilagay natin yun dito sa drum, masyadong magastos yun kasi mahal yun eh. Lalo na pag yung katulad nyo dito sa Mindanao na hindi naman natin alam kung saan yung bibilhin. So yung gagawin natin is yung net na lang o yung lambat ang gagamitin natin dun sa loob. Yun naman ay magandang bakterya yun. Magandang titirhan ng bakterya. So yung net kasi maraming space yun, maraming mga yung butas-butas. Doon kadalasan kong makapit yung bakterya. Kaya pag nilinis yun, mabaho. So lahat ng mabaho, may bakterya yan. Yung damit nyo, sa kilikili nyo, pag yun nangamoy, ibig sabihin may bakterya. Yan, ganun din yan. So mabaho talaga yan pag binuklat mo yan, parang putik. So doon tumitira yung bakterya. Pag daan ng tubig yan, sa ganito, yung explanation yan. Pag yung galing sa bomba, yung pump, akit yung tubig niyan doon, bababa dito sa baba, itong pipe na to. Nasa ano yun, nasa bababa yun ng hanggang doon sa ilalim, pinaka baba sa ilalim, bago akit yung tubig, lalabas dito. Pag akit niyan dito, bago makaakit ng tubig na yan, dadaan yan doon sa lambat bago lalabas dito. So yun, nasasala yung dumi, tsaka yung dadaan siya doon sa tawag nito, sa beneficial bacteria na kumukonsumo doon sa ammonia ng tubig para paglabas dito, malinis na. Okay? Tsaka yung tilapia kasi hindi naman masailan itong alagaan katulad ng koi na pag nawalan lang ng kuryente, agad-agad na mamatay. Yung tilapia kasi, hindi agad-agad ito na mamatay. Pag nawala ito ng kuryente, nawala siya ng kuryente, yung tilapia kasi na survive pa rin eh. Umaakyat yun, nakikita nyo yung humihinga yun dito sa taas. Dito sa taas, kumukuha ng hangin yun. Kaya hindi agad-agad na mamatay yun. Hindi katulad ng koi nga na pag nawala na ito, isa rin sa ginawa to na pinapaakit yung tubig dito at binabagsak dito para yung oxygen ng tubig mananatili. Kaya yung koi nun, pag wala tong tubig na bumabagsak na to, digok. So, ito naman ginawa ko solar para kahit papano, hindi talaga yan namamatay. Tapos yung water management naman ito, para gusto nyo talagang yung isda nyo mabilis lumaki, ang sekreto lang din dun is yung tamang pagpapakain at saka ano, saka papalitan nyo yung tubig. Hindi naman sinasabi kasi pag pinalitan ng tubig talagang uubusin mo yung laman nito. Siguro yung kukunin mo lang 30% lang dito sa tubig na to. Kumbaga ganito, babawasan nyo lang siya ng siguro mga ganito kalalim. Okay? Sa isang linggo. Yun lang yung itatanggalin nyo, tapos ibabalik din ulit yung tubig kung ano yung natanggal doon, yun na rin yung ipapalit nyo na tubig. So babalik ulit siya sa ganito karami. Ganun lang naman yan, paikot-ikot lang yung tubig nyan, diba? Pero dapat sa isang linggo papalitan nyo ng kahit mga ganito kalalim. Yan, idilig nyo sa tanim. Itong tubig na to, maganda talaga sa tanim to. Hindi nyo na kailangan ng fertilizer, hindi nyo na kailangan ng kung ano-ano dyan. Talagang namumulaklak yung tanim nyo dyan. Yun, tapos yung ano naman, para mabilis nga lumaki yung isda nyo, huwag nyo silang, ano, una nga, papalitan nyo yung tubig. Tapos pangalawa, since ganito, kaliit lang, okay, dapat bigyan nyo ng maraming hangin. Katulad nito, huwag nyong pabayaan yung isda nyo na kaya nagsusurvive lang sila para mabuhay. Pag yung nangyari yun na yung isda ay nagsusurvive lang sila para mabuhay sa environment na binigay nyo sa kanya, hindi agad-agad lumalaki yun. Okay? Dapat pag ganitong tanghali ng kung kayo, meron na kayong pala isdaan, ano? Meron kayong ganito. Pag nakita nyo yung isdaan yung umaakyat sa tanghali, ibig sabihin, yung isda nyo kinukulang ng hangin. So instead na parelax-relax lang sila dyan, nagagasp sila ng hangin, ibig sabihin,
Kaya isa rin yun sa makaka-apekto sa paglaki ng isda niyo. Kaya kailangan, katulad yan, umaandar yan. Pag ganito kasi tanghali, nilalagyan ko ng bula. Yung bula na to, ano to? Sponge filter to. Ito yung ginagamit sa mga aquarium. Yung mga nagbebenta ng tawag nito ng mga isda. Ito yung nilalagay nila kasi mura to eh. Hindi na kailangan ng filter. Sa mga power head kasi ginagamit. Ito kasi bula lang, tapos yung isang motor nito kahit ilang tangke kaya mong lagyan ng hangin. So nakakatipid sila nito kaya ito yung kadalasan nilang nilalagay. Yan. Maraming isda yan sa ilalim, ano? Eh, nahihiya lang sila sa camera, hindi sila lalabas. Saka tinanggalkan ko ng ano, takip. Yun. Pag tanghali kasi yung mga isda niyan, pag nainitan, maakyat. So nahihirapan sila. So since solar nga naman yung gamit natin, so wala tayong problema sa kuryente. Saksak lang tayo ng saksak diyan. Kaya ito nilalagyan natin ng aerator para maiwasan yung pag-akyat ng isda na humihinga sila dito sa taas. Ang tawag nung sa Bisaya ay hangla. Pag sinabi nga naghahangla, yung kung ano sa Tagalog yun, pero pag yung iba niyan, pag makita mo yung isda na gano'n, o kaya yung koy, pag nakita mong nakaganyan na yan, tapos wala nang andarto, mahaba na 4 oras, patay na yun. Pero ito, nakaka-survive kasi matinik tong isda na to. Yan. Tapos ngayon, papakita natin yung ano, no? Pero ito, yung pagpapakain din ito para maiwasan yung tawag nito na maiwasan yung hindi kaagad marumihan yung tubig. Pakainin nyo lang sa saktong dami lang ng pagpapakain nyo. Ibig sabihin, pag binigyan nyo ng sobra-sobra, yung sobra nun is mabubulok, mababa sa ilalim, mabubulok. Isa, makakadagdag din yun sa ammonia. Kaya kung pagpakain nyo sa kanila nang nauubos nila, ibig sabihin hindi na kailangan ng pasobrahan pa talaga kasi yun, nakakadagdag din yun ng ammonia ng tubig o yung dumi. Tapos yung pakakainin nyo lang sa sakto sa umaga at saka sa hapon, kasi pagpakainin nyo pa ng tanghali yan, ilalabas niya lang din yun. Hindi yun siya lalaki. Parang nasasayang lang yung pagkain nyo na binigay. Dapat sa saktong oras na pakain sa kanya. Tapos, ewan ko lang kung kakain to eh, no? Kasi, ano eh, nahihiya nga sa camera eh. Nado na kung lumalabas. Ayaw nila talaga. Tsaka kumain na rin to eh. Kumain na rin sila. So, dapat ang binibigay nyo na sakto-sakto lang. Mamaya, papakita natin yung ano, no? Pakita natin yung kung gaano to kalaki itong mga isda na to. Tapos explain natin to para maintindihan nila Randy, Emilio, tsaka ni Mabs yung ginawa ko kasi interesado daw sila rin. So yun, oh, ito, yan. Nahihiya ba? So dapat wag pa sobra yung ano, wag sobra yung binibigay yung pagkain sa kanila, dapat sakto-sakto lang. Yung mga isda na to, pagdating ng mga 3 buwan nito, parang singlaki na ng palad to. Ayan na sila. Hindi nang nahiya. Ayan na sila. Ayan. So, nung nag-quarantine, isa rin to sa pinagkukuhanan ko ng pagkain, no? Kasi
imbis na pupunta ka pa ng palengke, ito na yun. Andito na sila eh. Presko. Eh, nabibili to ng ano, nabibili to sa hatchery ng 80 cents yung isang piraso ng singlaki lang ng buhok. Tapos tingnan mo naman ito ngayon, no. Yan, ang dami nila. Wait lang. Bigyan pa natin. Okay, para makita mo. Yan. So ito lang yung pagkain niya, kate. May mabibili kayo dun sa mga agribet supply. Sa meron din silang mga pang tilapia talaga, pero ito pang bangus to eh. So kung kainin to, mga para maano, para masarap yung lasa talaga nila. Ang pinapakain ko noon bago sila hulihin, pinapakain ng kangkong. O kaya hindi sila pakakainin ng mga ilang araw bago kukuha ka na yung mga tatlo, apat na piraso. Tapos yun lang. Para yung minsan kasi yung feeds nito nangangamoy ano to. Nangangamoy putik minsan. So yan, papakita na natin sa inyo yung paano ang paglinis ng filter, saka para makikita nyo kung ano yung nasa loob nyo. Ito na yung ating tubig, filter pala. Ito yung pump, akit yung tubig galing sa tub, bababa rito. Patapos, pagkatapos na dun, yung PVC na diretso sa may pinakailalim, aakit yung tubig. Pag akit ng tubig, bago sila aabot sa taas, masasala sila nung ating lambat na sinasabi ko, o yung net. Tapos, ito yung kung saan nakatira yung beneficial bacteria natin. Yung lambat mismo, may mga beneficial bacteria yon. Tsaka yung ating nilalagay na, itong mga bilog-bilog na to, yan yung ating biomedia. Ang tawagin, pwede rin gamitin nyo dyan, bato. Kita nyo naman yung tubig dito, ang linis na o pag-akyat sa pagdating sa taas. So, yan yung mga putik-putik dyan, yung mga puti dyan, yan yung ating bacteria. So hopefully pagdaan ng tubig diyan galing dun sa ating tawag nito sa ating tub, pagbaba niyan diyan makakain nila lahat ng ating ammonia o yung dumi ng tubig na andun, so masasala diyan. Tapos tanggalan lang natin ng tubig to kasi bubuhatin, lilinisin natin to eh. So paglinis nito guys, dapat kasi mayroon tong gripo sa baba eh. Kaso lang tinamad na ako, kaya buhos niyo na lang kasi mabigat 'yan buhatin kung saan niyo man dadalhin lilinisan. Ganyan. So eto na. Kung eto na 'yon, nalinis ko na, hindi ko na pinakita kung paano paglinis, basta paglinis noon ang importante lang naman eh. Hindi na kailangan ng sabunan 'yon. Wag na wag yung sabunan. Ito yung tab, ito yung timba. Tapos lalagyan niyo lang ng PVC, bubutasan niyo 'yon. Lagyan niyo ng PVC, tapos epoxy niyo o kaya Debcon yung itim eh. Yan. Etong itong pangtakip ng ulam, yan nasira na kasi. Kaya yan yung ginawa nating pinakaunang harang na haharangin niya lahat ng mga malalaking butil-butil na dumi. Kasi didiretso yung tubig papunta rito sa baba niyan eh. So lahat ng dumi masasala diyan bago umakyat. Dadaan sa bago dumaan sa lambat, kahit papaano matanggal na yung mga malalaking butil ng dumi. So ito yung tubo na nakikita niyo yung dinadaanan ng tubig. Okay, so lalagay natin yan dito. So yung tubig niyan didiretso papunta doon talaga sa baba. So ito na yung lambat natin, nalinis na to. 40 peso yung isang metro nito kung bibilhin nyo. Kaya hingin nyo na lang dun sa mga mangingisda natin o bayaran nyo naman sila, nakaawa naman eh kasi quarantine tayo ngayon, kung gusto nyo. Ang paglinis nito, sabi ko nga, huwag nyong hugasan na ginagamitan ng sabon. Mamamatay yung beneficial bacteria na nakatira dyan. Okay? Merong bakterya yan, hindi na lang talaga natin nakikita, pero meron yan na nakatira dyan sa lambat na yan. Yung bakterya na yon, kusa, nature yon na dumarating. Once na yung tubig nyo nagkaroon ng build up na ng ammonia, kusang may darating na bakterya dyan,
So dapat yan may takip, madilim, tsaka sakto yung ano, sakto yung oxygen na pumupunta diyan sa ano tawag natin dito sa timba natin na yan para mabubuhay yung bakterya. So kasi yung kinakain nila yung ammonia. So beneficial bacteria ang tawag doon. So wag niyo gamitan ng sabon, wag niyo i-bleach, wag niyo kung ano-anong lalagyan basta kung ang panghugas niyo lang diyan is yung tubig na galing doon sa aquarium niyo or sa tawag nito doon sa yung tubig na galing doon sa tilapia, yun yung panglinis niyo diyan. Ilagay natin yung ating ano, biomedia o kaya bato, pwede niyo yung gamitin diyan para hindi lulutang yung ating ano, ating lambat. So ganyan lang, napakalili lang niyan. Wag niyo hugasan niyo rin niyan after a month, ganun. O kaya after 2 weeks, 3 weeks, depende, pero hindi naman nababara yan eh. Dadaan yung tubig diyan. The more tumatagal yan, the more dumadami yung bakterya dyan. Pero linisin nyo rin minsan. So, sabihin na lang natin, dalawa sa isang buwan. Ganyan. O, isa kahit isang beses, isang buwan na lang. Ganyan, kung tinamad kayo. Ganyan lang kasimple yan, mga kakosa. So, yun o, napakita natin lahat nung ating mga ginawang ano dun sa tilapia. So, sana... yun sa mga nag-request nun kung paano yung pamamaraan ko nun, sana naiintindihan nyo kahit papano. Stay safe na lang kasi nabalitaan namin na extended pala yung quarantine. So, yun, wala tayong magawa. Ano? So, yung tilapia, maganda talaga yung pagganitong quarantine kasi kung gusto nyong kumuha ng mga isda nyo, yun, nakakuha rin kayo kaagad dun sa likod ng bahay. Tapos, yun nga yung sinabi ko dun, simplihan nyo na lang ang filtration nun. Hindi na kailangan ng gagawa pa ng parang mga sump na masyado ng komplikado at saka magastos na. So, kahit yung ganun na lang, tawag nito, magawa nyo na lang din kaagad. Huwag madali lang gawin. So, huwag na yung komplikado. Tsaka, yun na rin mismo, no, yung pinapakita natin, at least meron na yung ebidensya na kahit ganun lang kaya mag-survive yung isda natin. So, simpleng water pump lang. Tapos yung ano pala nun, yung gastos pala nun is yung tub o yung tinatawag nilang IBC. So, nagkakahalaga doon yun ng from 5,000 to 8,000. So, depende na lang kung isa supplier ninyo. Kung malapit kayo doon sa mga Coca-Cola factory. So, kasi karamihan noon ang nilalagay nila doon is yung ano, yung asukal nila. So, mas mura pag meron kayo doon na kung andun yung factory ng Coca-Cola, yung mga ganong klaseng factory na gumagamit ng mga ganong klaseng lalagyanan, yung IBC, mas mura. Pero pag inangkat na yun, syempre tutubo at tutubo na yun. So, mamahal at mamahal. So, yung price range nun from 5,000 to 8,000. So, kung gusto nyo, gawa na lang kayo ng simento. Mas makamura siguro kayo dun. Tapos yung PVC na ginamit nun is, ano lang, 120. So, isama nyo na yung mga ano doon, yung mga coupling tsaka yung mga elbow. So, mga 150. Tapos yung water pump na ginamit natin doon is 1,300 ata. Ang brand nun is Rio. Tapos yung timba na ginawa nating filter, mura na lang yun. Kung may mga kaibigan kayo doon na may bakery, hingin na lang kayo doon ng lalagyan na ng margarine nila. Same lang naman yun eh. Tapos yung lambat, kung malapit kayo sa dagat, marami kayong mapaghihingan noon ng mga mangingisda. O kung bibilhin nyo yun, nasa 40 pesos yung isang metro. So yung pinakita ko, dalawang metro yun. Pinutul-puto lang. So, 80 lang yun.
Tapos yung mga retaso ng mga malalaking PVC pipe. So ganun lang yun. So wag nang gumastos ng malaki dun sa sump. O yung ganun lang kasimple. Pwede na yun. So maraming salamat sa lahat ng sana nakatulong din yung video dun sa mga subscriber ko na nagtatanong kung ano yung ginawa ko dun sa telepyahan ko sa likod ng bahay. At saka maraming salamat at stay safe na lang lahat at laging maglagay tayo ng ating mask ngayon. So thank you po at ingat po lagi. Maraming salamat po.